Binaltahan ni Sultan Jamalul Kiram III ang gobyerno ng Malaysia dahil sa pagtawag sa kanyang grupo na umano'y mga terorista. Nanindigan ng Sultan na itutuloy nilang laban hanggat hindi pumapayag ang Malaysia na makipagnegosasyon kaugnay sa Sabah. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi, maanghang ang naging pahayag nitong Sultan nato ng Sulu kaugnay doon sa pagtawag sa kanila ng Malaysian government na isang terorista. Sagot ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III, bakit sila tatawagin terorista gayong pag-aari nila ang Sabah? Magtutuloy-tuloy daw ang bakbakan sa Sabah hanggat hindi sinasabi ng Malaysian government na magkakaroon na ng negosasyon sa Sabah. Tanggap daw ng Sultan ang nangyayaring pagkalagas ng kanya mga tao. Bahagi raw ito ng pakikipaglaban nila ng kanilang karangalan at prinsipyo. Si Alan na raw ang bahala sa kanila. Sa ngayon, kampanting sinabi ni Sultan Jamalul na nasa maayos na lagay si Raja Muda Agbimuddin Kiram at mga tauhan niya. Nakausap daw niya ang kapatid 10:30 kagabi at sabi masarap na uli ang kinakain nila. Yun nga lang, may humahabol pa rin daw sa kanila. Sa ngayon, sabi ni Sultan Jamalul, tagumpay pa rin nakakapuslit papasok ng Sabah ang mga taong gustong tumulong kina Raja Muda. Iba't ibang grupo raw ito ng mga Muslim at kombinasyon daw ng eksperto at hindi bihasang mandirigma. Narito ang bahagi na naging pahayag ni Sultan Jamalul Kiram III. Maging terorista ma ang mga kamag-anak ko ron o kaya yung mga Royal Sultanate, kung pumunta sila sa kanilang lupain, kung pumunta sa kanilang bahay, kung pumunta sila sa sarili nilang may pag-ari, hindi lang tausog. Mga yakan, mga sama, mga lahat ng Palawan, from Earthworld. Nagpupunta po doon? Oo, nagpupunta naman. Kung may sasakyan lang, mayroon na lang sasakyan tayo, kagaya ng Malaysia, may balko, pupunta yun lahat doon. Rafi, kanina sa panayam na media, mariin din na tinanggi ng Sultan na grupo ni Raja Muda Agbimuddin yung sinasabi na namugot daw sa ulo ng isang Malaysian police. Ang pagdidiin ni Sultan Jamalul Kiram III, hindi raw ito ang estilo ni Raja Muda dahil ang training nila ay dumipensa lamang ng sarili at makipaglaban ng naaayon sa batas ng tao at ng Diyos. Rafi? Che, nakita natin yung background nitong si Sultan Jamalul Kiram. Marami pa rin mga supporters na nagpupunta dyan sa kanyang bahay? Oo, Rafi, yung pinakahuli, nagpunta dito yung tinatawag na Patriotic Movement. Ito yung grupo nila, Tado Jimenez, yung komedyanteng si Tado, no? At ang sinasabi nila, kaya raw sila nagpunta dito ay para magpahayag ng kanilang suporta dito nga sa Sultanato ng Sulu. Dahil ang paniniwala nila ay kapareho rin ng kila Sultan Kiram na pag-aari nga natin ng Sabah. Ang pinapakita raw nila na suporta ay para rin paalalahanan si Pangulong Noynoy Aquino na sana ay mas paniga niya ang interes ng mga Pilipino. Rafi, kanina meron pa sila mga hawak na tarpaulin na tinatawag nila na malapili daw ang Pangulong Noynoy Aquino, kung saan nga sinasabi na mas makamalaysia para ito kesa sa makapilipino. Makabagong tawag daw ito sa makapili nung araw. Rafi? Siya, may bago na bang kondisyon itong kampo ni Sultan Kiram? Kung ano yung pwedeng maging solusyon dito? Kailangan na bang si Pangulo ang kumausap mismo sa kanila? Rafi, dun sa mga nakaraan natin na pakikipag-usap kay Sultan Jamalul Kiram III, gayon din yung kanina, no? Ang ginigiit niya, matitigil lamang itong karahasan na ito na nangyayari ngayon sa Sabah kung finally ay may magsasabi sa kanila na talagang magkakaroon na ng negotiation para dito sa Sabah na inaangkin nga ng Sultanato ng Sulu. Ang sabi niya, maari naman sila na tumigil anumang oras basta ang kailangan lamang magkaroon ng malinaw na pahayag mula sa Malaysian government. At gayon din, kung makikipag-usap sa kanila ang Philippine government o ang partido naman ng Malacanang, sana raw mas gugustuhin niya na si Pangulong Noynoy Aquino mismo ang kanya makausap. Dahil yung mga emisaryo raw na pinapadala dito sa palasyo ng Sultan ay mali-mali daw at parang mali rin yung impormasyon na nakakarating sa Pangulo. Rafi? So siya lumalabas na hindi niya pininiwalaan yung statement ng Malacanang na kapag sila ay sumuko, ay pag-uusapan kung ano yung pwedeng gawin dun sa claim nila sa Sabah. Rafi, alam mo, ang sabi ni Sultan Kiram kanina, ayaw na ayaw daw nila ng salitang suko. Dahil ito raw ay parang nag-i-indicate o nagbibigay ng suhestyon na meron silang ginagawa na illegal na ayaw naman mismo sa Sultan ay wala naman silang nilalabag dahil ito ay karapatan nila na pumunta at manirahan doon sa Sabah. Ang gusto nilang marinig na salita mula sa ating pamahalaan, pati na rin sa Malaysian government, ay ang salitang pakikipag-negosasyon. Rafi? Okay, maraming salamat. Sherry Ann Torres.